Pag-usapan natin mga province type kung ano po yung kailangan mong malaman about sa inbreeding. Bali, ito po yung iba natin mga manok. Yan. Nasa kabilang bakuran. Ayan. Tapos dito, nakakalat po sila mga province type. Naghahanap ng pagkain sa range. Ayan yung iba nating mga sisiw. Nandun sila sa labas. Ayan mga province type po. Naka-range. Okay naman, lumalaki naman po sila ng maayos. Wala pa naman akong nakikita na masamang resulta. Ayan, pag-usapan natin mga province type kung ano po yung kailangan mong malaman about sa inbreeding. Ako mga province type, honestly, nung una, akala ko pagka-inbreeding pangit. Tsaka lilit yung manok pagka naka-inbreed yung maalaga. Kumpara yung tatay, nanay, sila-sila lang yung nagkakastahan. Tapos yung anak kakasta dun sa nanay. Inbreeding talaga yun mga province. Yun po yung inbreeding. Tama yun mga province type na lilit yung manok. Tapos pangit yung resulta nung inbreeding. Pero natuklasan ko mga province type na nakadepende pala yon sa generation mga province type. Pagka sobrang lalim na talaga ng inbreeding, kunwari eto, siya yung ama ng mga to, tapos pinatungan niya to, tapos yung magiging sisiw neto naging breeders ko rin, naging inahe yung mga babae na sisiw neto, tapos siya lang at siya lang po yung pumapatong yung ating Sussex. Ang mangyayari pala dun mga province type, merong mga madedeform, tapos yung performance ng manok sa pangingitlog tsaka sa pagpatong mga province type pagka sa rooster ay hihina talaga mga province type. Hindi siya quality na mangingitlog siya ng napakarami. Kaya pagka para sa akin, mas maganda na maganda yung kalidad mga province type. Siyempre, yung kalidad na maproduce natin, siyempre dapat maganda. Ito yung nalaman ko mga province type. Pagka first generation na inbreeding pa lang, maganda pa po siya mga province type. Pagka second, third, yan, fourth, fifth, yan talaga mga province type. Masyado na pong malalim yan mga province type. Pagka ganun po, palitan nyo na po yung rooster nyo. Yung ating pong Sussex mga province type po. Napakalaki na talaga niya. Ayun, magkasing laki sila ng Rhode Island Red. Tapos yun, balik tayo sa topic. Yun nga, pagka first generation pa lang ng inbreeding, okay pa yung ano, yung performance ng manok. Pero hindi ko rin nirekomenda mga province type na gawin nyo lagi yung inbreeding. Kasi pagka nasobrahan kasi yan sa inbreeding, pangit na po yung mga labas. Tapos lilit na po yung mapuproduce yung mga manok. Pero para sa akin naman mga province type, yung goal ko talaga dito, nung sinabi ko nga sa inyo kanina, yung goal ko talaga dito ay yung ating mga large hulo, tapos shamo natin. Yan talaga yung goal ko na mangitlog. Pero syempre maganda rin po pag nangitlog na to, tapos napatungan ng ating Sussex, itong mga to. Ayan, yung mga malalaki natin na anak din po ng ating, na sisiw din po ng ating Sussex. Meron tayong mapuproduce na magagandang mga breeders ulit. Bali, hindi na po ang magsi-second inbreeding mga province type. Kasi mahirap na mga province type. Basta yung first generation ng inbreeding, yan, okay pa po yan. Kaya wag po kayong mag-worry na, uy, inbreeding pangit, na pangit yung lahi, hihina yung performance ng manok yun. Meron pa pala tayong isang maliit dito mga province type, maliit na inahin. Pero hindi ko pa siya linalabas mga province type kasi po bulto po yung katawan niya. At sayang naman kung lalabas pa natin, kaya in-stay ko muna siya dito para kung sakaling mangitlog, dito na lang muna siya. Tsaka ginawa ko rin po na selected to mga province type dahil pagka nangitlog to at nag-shuffle or nagkapalit-palit mga province type. Kasi di mo naman masasabi mga province type kung ano yung eto. Kunwari yon yung Sussex na yon. Minsan kasi iba yung kulay, hindi nag-mamatch ng kulay sa kanya. Tapos eto pala yung inahin. Siya pala yung nakaproduce nun. Maganda mga province type na selected na to lahat yung nandito sa loob. Kasi kahit mag-shuffle pa yan, puro malalaki pa rin yung mapuproduce natin. Puro magaganda pa rin po yung mapuproduce natin. Kaya ito lang po yung maganda talaga pagka selected na po yung
nasa area natin na nandito sa loob. Medyo dumidilim na mga province type pa yun, no? Bali gusto po niyang patungan pero wala pa yata, hindi pa yata siya nagpapapatong. Yung ibang mga manok ko nga po na nasa labas, tingin ko po mangingitlog na rin po yung iba. Hinihintay ko lang. Tapos yung ating pong large solo, ayan. Bali, medyo okay na po yung pakiramdam niya at kumakain na po siya. Hindi tulad nung nakaraan na hindi talaga siya nakain. Effective po talaga yung Bitmin Pro tsaka Ornestat mga province life. Avian malaria kasi yung findings natin dito. Meron siyang avian malaria. Kaya ayun, nawala na po yung mga na kulay green na ipot niya. Bali, ayun lang po mga province life. Payo ko po sa inyo. Bali sa akin, bago lang po sa akin yun. Bago ko lang po siya nalaman na okay din pala yung inbreeding sa first generation pa lang ng inbreeding. Maganda lang daw po ito pagka sa mga sabong na klaseng mga manok, yung mga inbreeding. Kasi lumiit or lumaki man yung manok panabong, okay lang. Kasi nga, ang tinitignan lang naman doon mga province life ay yung performance niya. Bali, ayun, mayroon tayong isang malaki na nasa labas. Ayun siya mga province life. Hindi siya... Ayaw niya dito sa loob kaya inilabas ko na lang po siya. Maganda rin to para mapag-produce tayo ng mga malalaki na nasa labas. Bali, ayun lang po mga province type yung tips ko po sa inyo sa inbreeding mga province type. Pagka mag-inbreed po tayo, first generation lang po, huwag po tayo matatakot na baka pangit yung labas, baka hindi tayo mapag-produce ng mga magagandang klaseng manok. Bali, ayun lang po mga province type, paalam po at dito ko na po tatapusin yung video. Maraming salamat po mga province type.